What's up guys, Kuya Dato, kamusta na kayo? So nakita nyo naman yung thumbnail, yung Tekkon WEC token might go up. Yes, in long term, I think yes, pwedeng tumaas yan, and I believe that. Ito naman video na to, personal opinion ko to guys, no? So ako sa tingin ko tataas yung Tekkon. Pero kayo guys, kailangan nyo mag-study pa din. Compare nyo ang napag-aralan nyo at opinion nyo sa sinasabi ko sa video na to, then you will decide kung what is good or not. Okay, para sa akin guys, itong Tekkon na to, iba ang business model ng Tekkon, yung kumbaga naka-design siya dun sa traditional na NFT games natin. Yung traditional NFT games natin guys is parang kung sino yung unang pumasok, yun yung panalo. Yung huling pumasok, yun yung kakainan pag titik profitan ng unang pumasok. Kunyari, pumasok ako ngayon, tapos may huling pumasok after 1 month, 2 months, yun yung pag titik profitan ko. So in a sense na parang nakakain mo yung huling pumasok. So hindi siya sustainable, hindi siya pangmatagalan na ecosystem. Okay, kung wala nang pumasok, edi wala ka na mag-take profitan. So, yun ang hindi okay sa mga ibang project, kaya naiipit. Okay, so, kung meron naman third party na nagbibigay ng funds dun sa game na yon o yung blockchain app na yon, and yun ang pag-take profitan mo, that's a healthy and long-term ecosystem naman yon. So, sa game, pwedeng mahirap yan. Pero yung mga lifestyle, yung mga kailangan natin sa mga buhay natin, nakakonect yung ganung project, I think it's possible. And yun nga yung Tekkon. So, ano ba tong Tekkon na to? Ito yung, it's not a kind of game, pero hindi siya yung talagang literal na game. It's kind of infrastructure improvement na app na naka blockchain using the blockchain technology. So tayong mga bawat player o yung nagda-download sa app, okay, App Store at saka Google Play, pwede nyo na palang sa i-download, no? Ito naman yon. So Tekkon, available na yan, you can download na ngayon sa Apple Store and Google Play. So yung app na to, the download no, at ikaw at ako ang mga player na magte-take ka ng picture ng manhole. Okay, you gonna take a picture and manhole and review. Yung mga ganung information, meron data gathering. Diba? Meron mga bumibili na mga data. So sa Pilipinas, ilan ba yung manhole dyan? Along manhole ba dyan ang mga sira o yung mga nagkakalawang na yung mga ganun? Meron mga construction company, meron mga government na gustong bumili ng ganung information. Sa Japan din, ganun din. For example guys, imagine mo, in the future na pwede mo nang reviewin also, hindi lang manhole, kung hindi mga sira na daan, yung mga flood, yung mga kumbaga magbabara na dun yung ano, yung mga sewage dun, o kaya mga poste na pataob na o nabagyo o nabali or kahoy na poste, kailangan na yatang papalitan ng semento. Yung mga tao katulad natin, dinownload mo lang sa app at kaya mo ng review, at yung review mo talagang maayos yung pagpipicture, yung mga ganun, yung ganun data, nabebenta yon. Gets nyo ba guys? Nabebenta yon. May gustong kumpanya bumili ng mga ganun. Kahit government sa Japan, no? Yung manhole doon, meron mga kailangan nila doon. Kasi kailangan nilang i-repair yon. Pag hindi mo nila repair yon, pwede mag-flood. So, yung company o institute or government na yon, yun ang bibili ng mga information, data gathering dito sa Tekkon. I think to guys, hindi ako management ng Tekkon, okay? If I'm mistaken, please let me know lang. Pero ganun kasi yung nagiging way of funds na nakikita ko, no? Merong institute or company na gustong bumili ng information na yun na nire-review natin, then sila magbibigay ng funds. Then, yun yung binubunutan natin ng Tekkon na token, no? WEC token, and we can take a profit, no? Tapos, sa ngayon, edi maganda yun, di ba? Pinapaganda mo ang city mo. Worldwide yun, guys. Pinapaganda mo ang city mo at nakakuha ka ng token. Kumbaga, instead of nagbabayad ng mga institute o company dun sa third party na company, yung outsourcing nila, kasi matagal yun eh, company pa din yun eh. So, yung government, nagbayad ka sa company, tapos si company pupunta literal dun sa poste o kung o sa manhole o kung sa kailangan nilang i-repair dun sa city nila, then isa company pa din, matagal yun at tao pa din yun. Pag tayo ang gumagawa nun, at yun, sa atin na magkakaroon. Gets nyo ba yun? Magiging iba yung design ng business model sa mga infrastructure na yan. So, ang traditional, there is a government, pupunta dun sa government o kaya sa Helco, sa Meralco, o Water Institute, o yung mga ganun, no?
So meron silang outsourcing na ganyan. Mamaya, kung kunyari yung Globo Smart, pwede din, no? Kunyari yung cable ng internet, sira na ganun, pwede mong i-review. So, pwedeng sila din magbigay ng funds dyan sa Tekon, no? So, instead of they, big companies or government are paying funds sa third-party company para reviewin nila, i-report sa kanila o i-fix nila doon. Sa blockchain technology na ganitong app sa Tekon, nila pwedeng ibigay yung funds, ipabayad, at tayong mga tao naman ang parang nagiging empleyado na nagre-review. So get you na yung game na yun, no? How it will cycle. Imagine mo na lang na pag nilalaro mo tong game na to at naging lifestyle ng tao yan, na pag meron kang reklamo sa manhole at mukhang masisiran to, mabubutas, o meron kang reklamo sa poste, o meron kang reklamo na sa internet cable na mukhang masisira na, o meron kang reklamo dun sa mga asphalt na baku-baku yan, meron kang reklamo dun sa mga sewage na yan, ikaw na, mga tao na, worldwide, na tayo na ang magre-review niyan. Tayo na magre-review. May reklamo ko pala dun, di-review. Yan mo sa Tekon. Then yung Tekon naman ang magkakaroon ng mga orders o funds from the mga institute, government, o company na mag-i-intake ng mga order, and then magkakaroon ng funds. Then tayo mag-take profit. It will happen. So, lifestyle blockchain. So, in lifestyle blockchain will happen. Gets nyo na ba? Kaya kung bakit ko naiisip na long term to, pwede mangyari yun, di ba? Kasi sinaunang panahon, wala namang third-party outsourcing ang mga ganyan eh. Yung isang kumpanya, like Meralco dati, yung mga ganyan, kanya-kanya, mag-hire ka ng sarili mong staff, tapos sila ang iikot sa buong Pilipinas o buong barangay, o something like that, they are doing it. Nahirapan sila dun. Kaya sila nagkaroon ng third-party na company para gumawa nun. Eh ngayon, nag-iiba na ulit eh. May innovation eh. Blockchain eh. Ba't mo kailangan na sa third-party company ang mga yan, outsourcing na yan? Pwede naman mga tao. Tayong mga tao. We're just gonna download it. Ito guys, innovation na nangyayari yan ngayon, trial pa lang. Okay? So, after 3 years, after 5 years, it can be a really lifestyle na lahat ng bagay na connect sa blockchain. Tapos, yan, mga ganyan nga. So, yun, di ba, minsan, di ba, pag labas mo ng bahay, bumagyo, bali yung poste, o medyo nakaangat yata yung manhole, yung mga ganun, no? Picturean mo, i-report mo. Yung ganun yung magiging nakikita kong future, no? So, ito naman WEC token. Ang problema, pag naglabas ako kuya daan ng sarili kong pera, baka maipit naman ako. Kaya nga ganito eh, makinig kayo dito ah. Free NFT, meron akong code na bibigay sa inyo. Ito, bibigyan ko to sa baba na lang, description down box below. Check nyo na lang. Meron akong code. Magda-download lang kayo ng Google Play. Sa Google Play, kung Android ka, yun, Google Play. Sa app kung iPhone ka, no? Kung hindi pa naman pwede sa Android, hintayin nyo na lang, pwede pa din yan. Download kayo, kunin nyo itong code ko na to, then meron kayo makikitang NFT na aso doon, then pwede na kayo free to play to guys, no? Free to play and get the WEC token. Then hintayin nyo na lang yung time na yon na magkakaroon ng madaming mga orders, madaming mapapansin na ng iba-ibang institute, mga pwede yan, mga let's say, sino ba ang sa internet? Kunyari, cable, nasirang cable ng internet, sino ba papansin nun? Pwedeng Globe Smart sa Pilipinas, diba? Pag nasira ang kunyari, yung poste, yung kuryente, sino magpapansin? Meralco, diba? Hintayin nyo yan, baka mag-connect si Meralco Tekon. O sino ba yung sa manhole? Anong government ba yan? O yung, hindi ko din kasi kabisado kung sino yung nag-handle, gumagawa ng manhole sa Pilipinas, ano? So yung institute, DPWH, I don't know. O kunyari, yung asphalt, baku-baku na dito, kailangan palitan, nire-ibuhin mo na lang. Baka kailangan pala na ng DPWH yun. Sino ba gumagawa sa Pilipinas? I'm not familiar. Yung mga ganun, pag nagko-connect na sa Tekon, nababalitaan nyo na yun. Yun na ang time na bum-bum-bum-bum, ba-ba-ba-bum, ganun na mangyayari sa WEC token. So, my personal opinion lang naman to guys, ha? So, pwedeng hindi. Pwedeng wala. So, depende. Pero ito, yung kasi nakikita ko yun eh. Hindi ako management man ng Tekon. I'm a businessman. Pwedeng mangyari yung ganun style. Tayo na magre-review. And which is happening naman na ngayon, manhole. So, download mo lang. Gamitin mo yung code. You can take a picture of a manhole. Then, get a WEC token. Pag time will come, you can take a profit. Oh, anong nilabas mo? Wala.
ano ang ininvest mo? Wala. Ginamit mo lang ang code ko, meron kang free NFT, meron kang free token. Kailangan mo lang i-study at hintayin yung time na yun that you can take a profit. Ngayon, may nasagasahan bang wala na ano? Wala din. Wala namang pumasok ng huli. So, may third party para makakuha ng funds. So, wala yung parang nauna, panalo, huli. Tanggalin nyo na yan, guys. Hindi na yung uso yun. Old school na yung nauna, panalo sa NFT. So, huli, may ipit. Medyo ano na yun, last year na yun. So, itong project ng Tekon, wait nyo na lang. Get the free NFT. Get the, use my code and get the WEC token. And hold nyo lang and tignan nyo ng project. I think it will go up naman. So, pwedeng, I don't know, pwede 3 years, after 2 years, or next bull market. Pero ang importante doon, lifestyle, tinitingnan mo, nakikita mo, ah, meron palang gantong blockchain technology and with infrastructure. So, sa Japan, nagmumove na din to. So, yeah, sa Pilipinas, check nyo na lang din. Madami ding manhole dyan. Just get the token. Yun lang sa akin. So, gusto mo kumita? Gusto mong ma-involve sa mga NFT, gusto mong advice, so ganun lang. So, don't forget naman to like and share yung video na to para malaman din ng iba na tao. Then, copy-paste mo lang tong code na to sa mga friend mo o family mo. So, thank you very much for watching and yun ang opinion ko sa Tekon. Thank you. Bye-bye.